tropa ko, magandang buhay sa inyong lahat. Stop. Dun ka. Ngayon, pag-uusapan natin, update, kay Linda. Sikat na sikat talaga si Linda. Marami kasing chismis na umalis daw si Linda sa kanilang tahanan. Stop. Tapos, naglayas daw. Hindi po totoo yun. Ang totoo po, andyan lang po sa kanila si Linda. Na siguro, sabi nilang umalis kasi hindi nila nakikita kasi bihira na lang lumalabas sa bahay nila. Ganun lang siguro yun. Kasi nandun po, pinuntahan po ng Tulfo team, yung bahay nila, andun lang po si Linda. At tinanong po ang kanilang mga kapitbahay. At syempre, tinanong din nila kung anong mga katangian, kung ano ba sa kanila bilang isang kapitbahay si Linda. Kumbaga ganun. So, ang totoo po, hindi po siya umalis. Nandyan lang po siya. Ito po. Pero ang alam ko, sabi nandyan paraw eh. So, hindi talaga siya nakalipat? Oo, hindi yata. Kasi sinabi rin sa akin eh, na hindi pa umaalis. Kaya yun, hindi pa rin sila makontento. Kaya pinuntahan nila. Pasensya na, masakit pa singaw ko. Pinuntahan nila yung bahay ni Linda. Kung totoo ba talagang andun pa si Linda at ang pamilya niya. Kaya pinuntahan nila. Ayun, ito po ang totoong nandoong. Dito pa po nakatira si alias Linda. Ako, dito po. Ah, okay. Kayo po ay? Atay. Diba, andun lang. Kaya wag po tayong padalos-dalos. Kung ano yung totoo, yun yung sasabihin natin. Marami kasing naglayas na daw. Diba, andun lang si Linda. Nagtago si Ninja. Andun lang din yung tatay niya. At ito, meron pa isang tinanong. Ito si Nanang. Kapag nababasa namin na lumipat na raw, hindi. Siyempre, gusto namin mag-comment, kaya lang ayaw namin magkawa. Pero sa totoo lang, hindi sila umalis. Andiyan lang sila. Ngayon, anak nga, lagi nagpapalud sa akin eh. Kumusta naman si Linda sa pagiging isang kapitbahay ng kanilang mga kapitbahay? Ito, tinanong si Nanang kung kumusta. Sakit talaga ng singaw ko. Kung kumusta daw si Linda as a kapitbahay nila? Kung ano ba talaga si Linda? Siyempre, yung mga kapitbahay ang nakakaalam kung ano ka ba makipagsalamuha sa kanila, kung ganon. Kaya eto po, sa ilan sa mga na-interview nila na si Nanang. Talagang maano lang sila, feeling ba ilan na yung dimple? Wala siyang kaibigan dito na ano, wala siyang mga kaano, kasi maarte. Kumbaga sa kwan, kinainisan ng mga kadalagaan dito. Iba talaga ang feeling niya sa sarili niya. Ganun po ba? May ano talaga? Paano po ba siya? Piling gera ba? Yung tawag nila dito. Yung piling na ano, mayaman, piling na untouchable, ganun. Wow, English yun ah. Untouchable. Kaya dito, wala silang masyadong kanon. Maraming chismosa dito, pero hindi nagba-viral ang pagka-chismis. Sa nag-viral ang chismis, dyan lang sa ano, social media. Ano ba, tama din naman si Nanang? Marami pong chismosa. Marami talagang chismosa kahit saan. Marami talagang chismosa. Chismosa. Marami talaga. Tama naman si Nanang. Maraming chismosa pero hindi ganun na nagpa-viral kasi wala pong video. At meron pa po isa. Meron pang ito malala. Ito yung malalang in-interview. Ang bilis makasagot. Ito po siya. Madami kasi nagsasabi, hindi kahit dito kasi pagdadaan yan, yung si Linda, GGSS. Ayan, GGSS, ganda. Ano po yun? As gandang-ganda sa sarili, di ba? Gandang-ganda sa sarili. Ngayon po lang alam yan, ah. May nakuha akong mini-mini. Pagdadaan dito yan. Tapos parang feeling ko wala talagang katropang mga babae dito, yung puro lalaki kasi nga, hindi siya marunong makipagkapwa-tao sa mga babae. Like, para sa mga millennial, di ba? Sa bagay mga katropa, para sa akin, kung hindi, wala namang masama kung puro lalaki, di ba? Yung puro lalaki, yung kaibigan mo. Pero, as tao, as katulad ko, kahit nga matanda, bata, lalaki, pag dumaan ka dyan, mag-smile sa'yo. Iba yung smile ng gustong makipagkaibigan or gustong magiging kaibigan mo as kapitbahay, iba din yung smile ng may kahulugan. So, hindi naman po siguro lahat ng tao ay masama ang intention sa'yo, diba? So, kailangan mo ding
mag-smile sa mga kapitbahay mo. Hello po, kumusta? Good morning. Ganun. Ay, iboto niya ako. Ganun. Baga, kay... hindi ganun ha. Joke lang. Yung parang, hey kuya, hey sister, hi, hello, hi, good morning, salamat. Mga ganun. So, kailangan mo talagang makisalamuha. Kasi wala din naman ang, walang ibang tutulong din sa'yo kung di kapitbahay. At wala ding ibang sisira sa'yo kung di kapitbahay. Kaya dipindi yan sa'yo kung paano mo dalhin ang iyong kapitbahay. Yun, ganun lang yun. Kaya kailangan mo din talagang makisabay-sabay din sa kanila. Kung alam mo namang okay naman. Pas, pwede naman i-rason eh, bakit ako makipagsabay sa mga tao na ganito, chismosa-chismoso. Nasa sayo na yan, diba? Nasa sayo na yan kung makipagsabayan ka sa mga ganyan. Kung alam mo namang makipagkaibigan lang, bakit hindi ka pwedeng... ngumiti, o manood ba dyan, bumati, kung magkita kayo, bumati ka lang, ganun, diba? Ganun lang kasimple, hindi naman pwede yung parang napaka-high ang tingin natin sa sarili natin. Tama? May attitude talaga yan. Paano nyo po nasabi na may attitude? Parang ano po bang asta niya dito pagka pumupunta siya dito? Ano, may-ari ng daan, para siyang Metro Aid na siya yung leader ng mga Metro Aid dito, ganun. Ganun. Yun lang, may-ari ng daan, Metroid. Ayos din si ate magsalita. Aray ko, sakit ang singaw ko pag andito po yung singaw ko. Baga, yun nga sabi ko, di ba? Pag dumaan ka, ay, kuya, oh. Ay, kuya, bati-bati. Bati-bati din, kumbaga. Kasi kung engkanto din yan, maengkanto ka. Kaya kailangan bumati ka din. Kailangan mong maging friendly. Ganun lang talaga. Pero may mga tao talagang... ayaw umimik. Yung feeling nila na sila lang ang tao sa mundo. Kumbaga, ganun. Ganun lang talaga. Ito pa. Matindi to si ate. Ang bilis sumagot. Bigyan niyo po ako ng opinion po ninyo sa nangyari po kay alias Linda. Makulong sila lahat. Yun. O, diba? Grabe magsagot si ate. Ang bilis. Genius. Ganun yung asa ko ng pilay. Genius si ate, diba? Ang bilis makasagot. Makulong sila lahat. Umiinom pa siya. Umiinom pa siya. Sinisip-sip pa niya yung juice niya. Ano ba yung inano niya? Ang bilis niya makasagot, diba? Ang galing. Ito pa si kuya. Gumawa lang ng kwento yung kaya ganun. Sino po? Alias Linda. So naniniwala kayo na si Tatay Alexander ay na out of balance lang sa isip? Kitang-kita naman sa video yun, diba? O, diba si kuya? Ano na yun siya? Driver ng tricycle. Bihira lang din daw sumasakay kay sa tricycle niya si Linda, bihira lang. Pero kita din naman niya sa ano na kasalanan nga ni Linda. Sino? Alaga ko. Kita naman niya na ano, kita naman niya na kasalanan naman ni Linda, kaya 'yun. Tumahimik ka diyan. Ayun, aigat talaga. Linda ka din. Kitang-kita naman niya na ganun talaga daw si Linda. Si Linda ang may kasalanan. Tapos ito naman yung anak ni Tatay Alexander. Kasama pala siya sa staff ng Tulfo para magtanong. Siyempre nangangamba din siya. Kaya, eto po. Ate Gracie, pinuntahan na natin yung bahay ni alias Linda at na-confirma naman natin na nandoon siya, nadat na natin ang tatay niya. Sinabi din ng tatay niya, haharap na lang sila pagka meron na silang natanggap na subpoena sa korte. Mga katropa, so confirm na andun lang si Linda. Ayan, so yung iba kasi, pag isa kasi magsabi na tumakas si Linda, ganito si Linda, mali si Linda, magsispread talaga yan. Kaya, dahan-dahan po sa mga bunganga natin. Maraming mapiperwisyo sa maling akala. Di ba? Ganun yung nangyari. Sa maling akala, marami ang mamatay. Sa maling akala. Ba, ganun ba yun? Basta yun. O, ayan, mga katropa, maraming salamat. At ayan po ang update natin kay Linda. Ang sakit pa ng singaw ko, pero ayan, nagsasalita ako ilang araw na ako hindi naka-video. Kaya meron din mga tao na kampi kay Linda. Marami akong nababasa doon sa compost ko sa kay Ninja. Yung kinompost ko may tao mga tatlo siguro na ano,
kampi kay Linda. Siguro mga katrupa yun. Sabi niya, iba kabit do. Ayun na, basta yun na yun. Sige, maraming salamat. At magandang gabi, bayan. Magbabay ka muna. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.